Hello, this is Cotton back again for another video. So, may pinadala sa atin si Unihertz. This is Unihertz Jelly 2. Unihertz Jelly 2. So, bago natin buksan. Actually, na-unbox na siya. Minopen na. Kaya nang dumaan siya sa custom. So, chinek muna yata nila. Buti pa silang una nang tingnan ito. So, ako, tingnan ko pa lang siya. Pangat yung pagkakabukas pa. Oh. May ano. Ba naman yan? Custom. Anyway, ito po ang kanyang specs. Smartphone po ito ha. Smartphone po ito na mini. Model Jelly 2. So, ito po ang kanyang specs para may idea lang tayo bago tayo mag-start. So, this is just a 4G smartphone. So, you can see LTE po siya. CPU niya is octa-core na 2 GHz. So, not bad. 2 GHz. Ang RAM niya is 6 GB in fairness at 128 GB na internal storage. Battery nga lang niya is 2,000 mAh. Siguro, parang underwhelming, no? Pero masyado maliit kasi ito, I'm sure. Kaya siguro ganyan. So, baka okay lang din siguro na 2,000 mAh. Malalaman natin. Display size is 3 inch lang po. Ganun siya kaliit. Yeah, 3 inch lang. Mamaya, pakita nyo. 16 megapixel yung kanyang main camera sa likod at 8 megapixel naman sa front facing camera. Android 11 po siya. LTE, the wireless LAN, Bluetooth, GPS, NFC. Oh boy, fairness, ang daming feature. Natin patagalin. Open na natin to. Ang laman nito, malamang syempre is mga documents lang. Pero checkin pa rin natin yung pangsundot niya. And the jelly case. I assume ang cute. I assume ito yung kanyang screen protector. Okay, liit. So, buksan na natin. Oh, see? I told you maliit talaga. Just to give you an idea, this is an iPhone 13 Pro Max. And ito po siya kaliit. 13 Pro Max. Hanap tayo na mas maliit pa. Ito. iPhone 14 po siya. 6.1 inch po itong iPhone 14 Pro. So, ganito rin siya kaliit. So, yun. At least may idea lang kayo. In fairness, may jelly case nang kasama. Pero tanggalin muna natin yan. Tanggalin na rin natin tong kanyang sticker for IMEI. Ito, dito pala. Dikit natin. Baka mapakinabangan pa. So, kasama yung sa box ay 7.5 watts. So, 7.5 watts lang po na charging brick. Hindi pa inabot ng 10 watts, no? And then, the charging cable and data cable. Uy! So, meron siyang parang, pwede mo siyang gawing, ano? Keychain. Actually, mas malaki lang siya sa normal na keychain. So, pwede nga siyang gawing keychain. Ang cute. At in fairness, may fingerprint sensor. So, scan muna natin, ha? Ito po ang kanyang itsura. Lapit tayo, konti. Lapit. Kaya. So, sa likod is yung fingerprint sensor, yung traditional, which is nice. Nakakamiss din yung ganito. Pakaliit nga lang, no? Kasi ito yung kamay ko, eh. Pasok na siya sa buong palad ko, so pwede ko na siya itago, actually. Para may idea lang kayo. And then, the camera, single camera lang po siya with dual tone. Dual tone, nandun yung orange and yellow. Dual tone flash, LED flash. Sa taas, oh, in fairness, meron siyang headphone jack. And then, ano to? Parang some sort of LED. Kita nyo ba? Parang LED something siya. Okay, tapos ito. Oh, okay, may butas. I assume that's for microphone. Siguro noise cancellation microphone niya. May butas eh. Oh. So, yeah. And then sa kanan niya, meron siyang dalawang button. I assume ito ang power at ito ay customizable na button. Parang ganun. Usually ganun, di ba? Pag iba yung kulay, yun yung customizable button. Tapos, the SIM tray slot. Check natin yung SIM tray. Dual SIM kaya ito? Gusto ko lang malaman. Kung dual SIM, single SIM, o hybrid SIM. Base rito, the hybrid SIM tray po ito. Isang SIM card at isang micro SD or dalawang SIM card, walang micro SD. Pwede naman na kasi 128GB naman siya internal storage. Malaki na rin. And then, the USB Type-C. Nasa gilid. Ang cute. Nasa gilid yung USB Type-C. Sa baba, the speaker grill, isa lang, and another microphone butas. So, ito yung pinaka-main kasi mas malaki yung butas nito. And then, may saksakan ng tornilyo. And then, the volume rocker. Yun lang ba? Mas may tatak na Unihertz dito sa baba. Ang kulay niya is naglalaro ng bluish-green eh. No? Or more like green. May hina ako sa ano ng kulay eh. Pero greenish na blue eh. Or bluish na green. I'm not sure kung anong tawag yung sa kulay na to. Kasi it seems na wala naman dito sa box. Hindi nakasulat sa box kung ano siya. So, yun. Try natin i-open for the first time. Ay, in fairness, meron naman siyang screen protector na nakakabit. Kita niyo, pansin niyo. And then, meron siyang speaker dito for the earpiece.
I assume ito yung 8 megapixel na camera. Huwag na tayo mag-expect dyan sa part na yan. And then, dito sa baba yung home button. Hindi ko lang alam kung alin dito ang back button at recent button. So, ibig sabihin, malaki yung kanyang bezel sa baba at taas. Expect nyo na kung yung kita naman natin eh. O natin, ha? Unihurt! Friends, napakaliit niya. Ang ano, yung pindot, medyo... Hindi naman mahirap actually pindutin sa ngayon so far habang sineset up, pero yeah. Medyo maano nga siya. Medyo weird lang yung feeling, yung experience. Wait, login ko lang ha. Nagtatype ako ngayon. Typing dito ang experience. So napaka-weird. Kasi nagmamali-mali ako. Nakakailang, pangatlong try ko na to. Nagkakamali ako ng type. So maybe getting used to. Tsaka dapat hindi ganito kalaki yung daliri nyo. Or kung mas malaki dito, daliri nyo, mas magiging issue. So, sa typing lang naman. At Gmail. Mayroon pa pala. .com. Sorry. So, medyo nasasanay na rin ako. Pansin nyo? Okay na. Getting used to lang talaga. Pansin nyo, ito lang yung wallet ko. Kung mapapansin nyo, ito yung wallet ko for my cards. Cards lang po ang laman ito. Mga ATM, ganun. So, hindi siya, kaya maliit po siya. Hindi siya ganun kalaki. So, cash, actually cash na nga yata siya rito. Uy, fingerprint. Okay, touch. In fairness, ang cute. Fingerprint. Setup natin yung fingerprint na maayos, ha? Nice, ang cute. Super cute. So, wait lang, ha? Gusto ko lang malaman kung kasha sa aking card wallet. My God. Kasha nga talaga siya. Ang cute. So, hindi ko na siya. You know what? This is so nice. Ang liit. Lana, kasha na talaga siya. So, pwede pala siya talaga. So, I think goods to, hindi lang pang babae to actually. Hindi naman kailangan pang babae lang ganito. Pwede rin to actually sa lalaki. Tignan nyo, pang emergency phone. You know, pag, I don't know. Kung gusto nyo lang na medyo discreet, hindi nyo feel yung talagang, sa pupuntahan nyo, hindi nyo feel na masyadong loud na meron kayong smartphone. I think this is the perfect one for you, okay? Hindi nyo kailangan ng malaki, talagang kailangan nyo lang pang text, pang call, tapos konting, I don't know, web browsing, social media. I believe this will do. Oh, in fairness ha, medyo may kabilisan din ng konti. Hindi man ganun kabilis, fingerprint, oh, naka-off. Oh, mga 1 second, kulang 1 second, no? Again. Oh, mga ganun, or sabihin natin 1 second talaga siya. Hindi siya super accurate. Pero pwede na. Hindi na masama. Okay na din. Pwede na masama. Hindi na masama. Sa camera naman, let's see. Gaano kalino ang kanyang camera? Normal mode. So, makikipapansin nyo pala rito. No? Bago ko ipakita nyo yung picture. Meron siyang ganitong mode. May pro. Kita nyo ba? Pro. The normal mode. Ito ginagamit natin. The video. And the time lapse. So, 4 lang. Sa video, ang maximum settings niya is... Kaya niya hanggang 1080p. Yun. Hanggang 1080p, kaya niya po yun sa video. GPS location, video format, key mode, press volume up to capture, okay. May electronic image stabilization din siya, pero huwag natin masyadong asahan yan. Pag EIS, that's software-based na stabilization. So, may checkin natin. Sa normal muna tayo. So, try naman natin selfie. So, ito ang aking itsura sa selfie. So, kumusta naman kung isusum natin? Well, pwede na. Decent na rin kahit paano. Ano? May konting details naman. Pero, selfie po ito. This is 8 megapixel na camera sa selfie. So, hindi perfect yung kanyang separation kasi dito medyo blurred. Pero dito sa liwanag na part is maganda details. So, basically, goods. Hindi na masama. Oh. Kahit ang mukha kong unggoy dito. Pero, hindi na masama. Okay? Hindi na masama. Hindi rin naman siya impressive. So, decent. Nasa decent level po siya. Ngayon, pagdating naman sa likod, yung 16 megapixel niya na likod na camera, rear camera, ay ganun, doon nag-focus sa likod, hindi niya kinonsider yung sarap. So, kung tutuos, kung consider natin yung likod, pwede na, hindi, yeah, not really that impressive. Try nga natin, baka nagkamali lang ako ng focus. Bigyan natin ng second chance yung camera. So, second chance para sa camera, check. So, okay na, blurred na yung likod, yung unahan na yung napalino niya. Pero, not the best, ano. Kung titignan siya as is, as ganito lang, hirap i-zoom, i-zoom out. So, okay naman, decent, pero yung details kasi, once na nag-zoom in ka na, hindi siya ganun ka, impressive. So, nasa decent lang.
Hindi siya great, hindi siya impressive. Decent quality lang yung kanyang camera. Ngayon, try naman natin sa video. So, nasa low light po tayo. Hindi po ito sobrang liwanag na room. Pwede na. Hindi na masama. Ano? Pwede na. May konting shake. Ano? Pero, yeah. Sa decent lang. Decent lang. Not really. Hindi siya bad. Hindi naman siya best. Hindi rin siya good. So, nandito yung back pala. Ano? Sa front naman, full volume natin. Mas malinaw ang front camera kaysa rear camera. Initial impression pa lang naman to, pero yun ang nakapapansin ko lang. Mas malinaw yung front camera nito. Nice. So, napansin ko mas malinaw nga yung front camera. Pagdating naman sa volume, goods na lang din. I don't know, yun yung sa at least yun yung sa mic ha. Pero try natin mag-play ng YouTube video. Video ko na lang para iwas tayo sa copyright. NCS na lang pala, NCS. Lipa tayo sa NCS. Full volume din. In fairness, maganda yung audio niya sa size niya to. Sa size niya ito, decent actually yung volume niya. Hindi masama. Pero hindi rin ganun ka-loud. Para sa size na to, para mahirap mag-expect naman na sobrang loud yung volume niya. No? Pero like I said, I think nasa decent amount yung kanyang volume quality, yung loudspeaker quality. So, goods tayo pagdating sa ganun. So, I've been trying to test for the GPS kaso it seems na hindi po siya gumagana. I don't know, hindi gumagana sa kanya yung GPS tester na app na ginagamit ko. First time mangyari ito. So I'm not sure kung may problema siya sa GPS or something. Kung tatry ko naman sa map, ito naman ang lumalabas. Medyo may kabagalan ng konti. Pero gumagana, in fairness ha. Gumagana naman yung maps. And pagdating naman sa location, tama naman po yung location. So hindi po... So, wala po tayong issue sa actual na paggamit. Pero, I don't know, for some reason, hindi siya gumagana na maayos sa GPS test. So, baka compatibility issue lang. Pero gumagana po siya na maayos sa maps. Dito lang talaga sa GPS test siya nagka-problem. Hindi ko tuloy siya matest yung accuracy niya rito. Kung ilang meters ang accuracy niya pag ginagamit natin. Pero, usable po siya, Google Maps. As for gaming naman, ito ang kanyang basic settings sa ML. Hindi po ako player ng... Lit, nakikita niyo ba kung paano ko siya hawakan? Ang awkward eh. Lit. It is so tiny. Tiny. Ganito lang siya kalit. Anyway. Papakita ko lang sa inyo yung settings kasi hindi naman ako player ng Mobile Legends. Kung ano lang kaya niya. Baka lang naman gusto niyo lang mag Mobile Legends dito. Aba, eto na. Papakita ko na. In fairness naman ha, hinting ko hindi ito pipitsugin kasi 6GB po ang RAM niya and 128GB ang storage. Wait, check ko yung chipset. Not to mention, tapos ang kanyang chipset ay MediaTek Helio P60. So, hindi pipitsugin yung kanyang chipset. Yes, nasa budget category yun, pero hindi naman yun weak. That's P60, hindi masama. Helio P60 is still decent, especially kung ganito kaliit lang yung smartphone. Pwede na. So, ganito po kaliit ang Mobile Legends dito. So, medyo, I think magiging challenge sa inyo na maglaro dito. Pero, playable po, I'm sure playable. Kasi Helio P60 tapos 6GB rin naman ng RAM. So, kaya nito at least siguro high settings. Medium to high settings. Try natin pumunta sa settings. Napakaliit ng pindutan eh. In fairness, kaya niya hanggang high settings. Okay. High settings, kaya po niya. Okay. And then, HD mode, pwede natin i-on. Refresh rate hanggang high. So, hanggang 30fps po siya. Alam ko, 30fps ang high ng Mobile Legends. So, 30fps kaya niya, stable yan kahit paano. The problem nyo lang talaga is yung pindutan. So, try natin siguro. Papakita ko sa inyo. Pero again, hindi po ako player. So, papakita ko lang sa inyo yung liit ng mga buttons pag naglaro kayo dito ng Mobile Legends. Yung speaker hindi naman masama. Actually, good yung speaker. Kaya masasabi na natin na nasa decent quality yung speaker. Okay din yung build quality, no? May kakapalan siya sa side. Mabalki siya ng konti. Kita nyo ba? Mabalki siya ng konti. Pero, hindi ganun kabalki. Siguro, ginanito nila kakapal para at least nandun pa rin yung feel na hindi masyado matalas. Hindi masyado matalas sa balat pag hinuhold mo siya. So, bilog siya. Ito naman, round yung edges niya. So, comfortable siya po siyang gamitin. So, yan. Tamang ano lang, oh. Actually, pwede kayo mag-record pala rito, no?
magre-record kayo ng, like, kunwari, sa camera, videohan yung tao, or mag, like, kunwari, yung na-accidente kayo, gusto nyong i-record ang mga pangyayari, hindi masyadong halata kasi, ang lit lang nung po na hawak nyo. Ito yun naman, oh. Ito lang siya, ito lang yung kamay ko, eh. Ito lang siya kaliit. And comparing sa 6.1-inch na phone, yeah, this is maliit. Although, maabot ko to, pero ibang level nito, eh. Lagpas-lagpasan yung daliri ko, eh. So, ganito po kaliit yung buttons. Actually, not bad. Ah, hindi naman masama, eh. So, I think, playable naman na siya, no? Pansin nyo. Pwede naman siguro. Hindi naman masama. Konting ano lang, konting adjustment, pero playable, hindi ganun kasama yung experience actually. Yeah, tsaka medyo, siguro ang masama na part, magtatagal kayo maglalaro, nakaganito yung kamay nyo, nakakangalay. So, yung speaker natatakpan ko, pero itin natin. So, madaling matakpan yung speaker. Ito lang yung speaker niya, so, yung tatakpan ko na, oh, nagiging muffled na siya. Pero overall goods naman, I think. So, okay po siya sa Mobile Legends, kung Mobile Legends lang pag-usapan. Sa Call of Duty Mobile siguro sa HANA, eh, baka sa next na lang na video kung gusto niyo pa ng follow-up video nito. Pero Mobile Legends, playable po siya. Goods naman kahit paano, walang frame drops tayo na encounter. Wala pong lag. Well, yung lag naman, eh, depende naman sa internet natin yan. Eh. So, sa usapang frame drops, wala naman halos. Okay, siguro maintain nyo lang na kailangan magbawas kayo ng mga free sent apps para hindi masyadong na bibitin yung 6GB na RAM. Tandaan nyo, 6GB RAM to, hindi to masama, okay? So, pag-iisipan ko kung gusto ko ibenta to kasi nakikita na ako sa kanya. Kung ibibenta ko to, abangan nyo sa Facebook page, iiwan ko dun yung link. Siyempre, ang price nito is, hindi ako sure, pero ito yata yung price niya kung nagkakamali. Ayan. Ito po yung price niya, kayo na mag-decide kung gusto nyo itong bilhin or something. Pero yun ay kung ibibenta ko to. Kung hindi, bilhin nyo na lang sa link na iiwan ko. Mag-iwan ako ng link, yung official link niya kung saan siya pwedeng bilhin. So, yun. Again, this is a UniHertz Jelly 2. The Jelly 2 ng UniHertz. Kung gusto nyo pa ng follow-up video nito, text pa natin yung iba pang kanyang features. Don't forget to subscribe, like, and share. And sabihin nyo sa comment section kung gusto nyo. And kung gusto nyo rin itong smartphone na to, iwan kayo ng like. Kung trip nyo yung mga ganitong uri ng review, yung mga weird mo lang tayo. Mga weird, mga small, mga kakaiba. Hindi naman sobrang unique, pero may kind of uniqueness sa kanyang features. So, this is cute. Kahit ako gusto ko, actually, parang iniisip ko na, i-consider ko na i-keep siya. Pero anyway, hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.